tagal na kaming magkakilala. Lumapit ako, actually nagpa-pick yun eh, magkakakilala talaga kaming lahat. And nung first time ko siya na-meet, nilabitay ko siya, nagpa-picture ako kasi siya yung number one surfer sa Philippine surfing last year. Ever since, you know, we would talk, we would chat, we were really friends. Came to Siargao by myself, I had work there. We hung out. I feel like no. Hindi ko in-expect talaga, Tito Boy, pero sabi ko nga, eh, di ba tatanong pa ba yun? Ang sarap-sarap ma-in love pag nasa paradise ka. Legit. Talagang like, legit. Legit happy. Isa siyang simpleng tao na lumaki sa isla, who's so humble and so kind and who has the biggest heart I know. And he, I don't know, I guess his energy is just yung kumakala talaga yung energy niya sa infection. It rubs off on other people. Nakakahawa maging mabait. Sa Siargao. So one thing about people in the island is masyado silang close pa sa culture ng Pilipino at traditional, and yung pagiging gentleman ng mga Pinoy, I didn't realize that I can still experience that. The way they make ligaw, you know, that they're such a gentleman. It feels great to be treated like a princess. Wala, simple lang, madali lang. Hey, let's go fishing, let's go surfing. Hindi. I'm not sure. Kasi, because it's also sikat. Sila mahilig sa TV doon. Ah, okay. Tapos doon, sa kanya rin naman nagpapapicture yung mga tao. May time pa nga ako yung pinapahawak na